maganda mo, mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawan, umahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan mo. Mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagtuturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin, handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin.
sa panahong iyong ibigin. Poon, ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Niwalang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki, mabagsik na lason, suka at ditubig ang ipinainom. Poon, ako'y yung dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilaan ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Poon, ako'y yung dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Hesu Kristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo, na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya, ang ganito ang pinasasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa.
Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang klase ng tao ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Dalawang klase ng tao. Simulan natin sa una. Simulan natin sa ating ebanghelyo. Narinig natin kung paano ipinakilala ni Jesus ang taong magkakanulo sa kanya. Sabi ni Jesus, ang taong magkakanulo sa kanya, ang taong kasabay niyang sumausaw sa mangkok. Ngunit, bago pa ipakilala ito ni Jesus, bago pa sabihin ito ni Jesus, si Judas Iscariote meron ng lihim at mayroon ng itinatagong plano. Ang plano at ang lihim na ginagawa ni Judas ay ang ipagpalit si Jesus sa 30 pirasong pilak. Lihim na nakikipagtagpo itong si Judas sa mga punong saserdote. Itinatago niya na meron siyang gagawing pangtatraidor. Ganyan ang taong may ginagawang masama. Patago, kumilos, palihim, mayroong kinukubli. Kaya nga, kung papansinin mo, ang isang taong mayroong kasalanan, kadalasan inililihim, itinatago, kinikimkim, ginagawa ng patago. Kaya nga, di ba, no? Pag nagkakasala tayo, halos hindi mo makausap ang isang tao. Bakit? Kasi nawawala sa tamang katwiran. Sinasabihan mo ng mali ang ginagawa, pero pinapangatwiranan. Iniiba ang usapan. Ang taong may kinikimkim, kapag sinabihan mo, galit. Siya pang matapang. Siya pang mayabang. Ganyan ang taong mayroong kinikimkim na kasalanan at ginagawang kasamaan. Inilihim, tinatago, ikinukubli. Samantala, sa ating unang pagbasa, ipinapakilala naman sa atin ang isa pang klase ng tao.
Ito ay walang iba kundi si Propeta Isaías. Si Propeta Isaías, kahit na anong sinasabi sa kanya ng iba, dahil siya ay taong matuwid, siya'y taong walang kasalanang ginagawa, siya'y taong gumagawa ng mabuti, malaya kung nakakakilos. Sabi pa nga niya sa ating mga pagbasa, tinuturuan siya ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Ipinagtatanggol siya ng Panginoon. Kung pagkukumparahin natin ang dalawang klase ng tao sa ating mga pagbasa, ang may ginagawang masama, palihim o patago kung gumawa. Ngunit ang mabuti at matuwid, kahit na siya ay inaalipusta, inaalimura o inaakusa, nakakakilos ng malaya. Yan ang pinagkaiba ng dalawang klase ng tao. Kapag alam mong wala kang ginagawang masama, kapag alam mong mabuti ang iyong hangarin, ano man ang sabihin nila, malaya ka, wala kang itinatago. Pero kapag ikaw ay may ginagawang masama, kapag ikaw ay mayroong itinatagong kasalanan, kapag ikaw ay pinagsabihan, ikaw ay nagagalit, ikaw ay naiinis, ikaw ay napipikon. Mga kapatid, dalawang klase ng tao ang ipinapakita sa atin. Isang masama na may inililihim at isang mabuti na namumuhay ng malaya. Ito po ang imbitasyon sa atin ng mga pagbasa ngayong Miyerkules Santo. Ipinapakilala sa atin ang dalawang klase ng tao. At ang imbitasyon sa atin, itigil, ihinto ang pagkukubli ng kasamaan at maging malaya sa paggawa ng kabutihan. Ngayong mga mahal na araw, palayain mo na ang iyong sarili sa mga kinikimkim, kinukubli, at itinatago na kasalanan. Nais ng Diyos na ikaw ay patawarin. Pero mangyayari lang ito kung ang iyong sarili ay palalayain. Andiyan ang kumpisal. Pagkatapos ng misa, pwede kang mangumpisal. Deserve mo ang mamuhay ng malaya at mamuhay ng masaya. Hindi mo deserve ang magkimkim at magtago ng kasalanan. Ang imbitasyon sa atin, palayain ang ating mga sarili mula sa kasalanan at kasamaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa,
naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo kami sa dugo ni Kristo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, maging ang ating mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, paspasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming hando ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak mo, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, ang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. Ang magaganap at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pa rin ang pili.
paano ako iyong lisanin? Paano ako iyong limutin? Gayon sa bawat pagtawag ko sa'yo, sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tungyaring puso, hangat pa rin ang piling mo. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahang dumalo sa tatlong araw na pagdiriwang ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Ito ang mga sumusunod na schedule. Huwebes Santo, 14 ng Abril. Pagmimisa sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon sa ganap na 5 ng hapon at susundan ng pagtatanod sa kabanal-banalang sakramento. Biyernes Santo, 15 ng Abril, magkakaroon po tayo ng 7 palabras, 7 huling wika, sa ganap na 22 ng tanghali, at susundan po ito ng pagdiriwang sa pagpapakasakit ng Panginoon sa ganap na 3 ng hapon, at susundan po ito ng prosesyon ng paglilibing ng Panginoon na iikot sa labas ng simbahan. Magdala po tayo ng kandila. Sabado Santo, 16 ng Abril, ang pagdiriwang ng Biblia ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay gaganapin sa 7 ng gabi. Magdala po tayo ng kandila at susundan po ito agad ng prosesyon nang salubong sa labas ng ating simbahan. Makiisa po tayong lahat sa gawaing ito. Maraming salamat po. Sa darating na Huwebes Santo, ang pahalik ay sasara. At ito'y muling magbubukas sa Linggo ng Muling Pagkabuhay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, pakisunod lamang po ang ipinapatupad ng ating simbahan pag sinabing tumayo
huwag na pong aalis sa inyong mga pwesto. Kami na po ang lalapit sa inyo para magbasbas. Mga lay minister, kapag nagdudumog-dumog ang mga tao, itigil ang pagbabasbas. Sundin po natin ito para ang lahat ay maging ligtas. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag na